kapag tayo ay nasa lugar na katulad na ito, na napakaganda yung ating paligid, na akala natin wala nang katapusan ang kasiyahan na meron sa atin. Tayo ay nagsasaya na wala na tayong naiisip na kung ano yung nangyayari sa ibang dako ng mundo. Sa Islam, ay may tinatawag tayong pagkakapatiran, ang pagkakapatiran sa Islam. Ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, kung sino ang totoong magkakapatiran sa kanyang banal na Quran, kanyang sinabi, innamal mu'minuna ikhwa, katotohanan, yaong mga taong may pananampalataya, ay sila yung totoong magkakapatid. Kahit hindi mo kapatid, hindi mo kadugo, pero kung kabilang siya sa pananampalataya sa relihiyong Islam, siya ang tunay mong kapatid. Kung ikaw ay nasa magagandang lugar, isipin mo na may mga kapatid ka na naghihirap. Iba yung nararamdaman at may mga pagsubok na dumarating sa kanila, sa kanilang buhay. Kung kaya't huwag mong isipin at huwag sobra ang iyong pagpapakasaya, huwag na huwag mo silang kalimutan na ipagdasal para kay Allah subhanahu wa ta'ala na di sana naman sila ay nasa mabuting kalagayan. Katotohanan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagwika, ang kahalintulad ng mga mananampalataya sa kanilang pagmamahalan, kanilang pag-iibigan, pagdadamayan ay parang isa lamang katawan na kapag ang isang parte nito ay nakaramdam ng lagnat, nakaramdam ng pagkabalisa, ang buong parte ng kanilang katawan ay nakakaramdam ng sakit. Kung kaya't kung ang mga kapatid natin ay nakaramdam ng sakit sa ibang lugar, kahit gaano pa kasaya ang ating nararanasan, huwag na huwag natin silang kakalimutang ipagdasal kay Allah subhanahu wa ta'ala na balang araw sila ay makaranas at makaramdam ng maayos na pakiramdam, mga kapatid. At yan ang katuruan ng Islam sa pagkakapatiran, ang pagkakapatiran ng tunay na mananampalataya. أنمى إليه وأستفيض جلاله.